Magandang araw po sa inyo, mga ka-agri. Ito naman po si Kamando para magpakita sa inyo ng kakaunting aral tungkol sa pag-hydroponic lettuce. Hindi ko na po patatagalin po at upisang ito. Watch this. Ito po guys ang ating itatransport na lettuce. Tapos ito po yung kokopit tsaka yung cup. Ito po yung ating cups natin. Ito po siya, mga ginamit ko na po siya pero sinugas ko po ng mabuti. Tapos, pinatuyo sa sikat ng araw. Ito po nga rin kukupit, talagay ko na po. Ito nga pala, pag sa kratki po tayo, pag kratki po ang ating pagtatanim, paglalagay dito, kahit hindi siya masyadong puno, yan kung nakikita nyo. Kahit hindi siya masyadong puno, makalati, okay na. Kasi para yung ugat niya, madaling lumabas. Hindi kagaya sa NFT, na sa NFT po, pinupuno po yung yung cup natin. Ito, kalahati-kalahati lang, okay na. Yan po guys. Kailangan po natin ng tubig. Ito po. Tapos itong mga ito, bubutas lang po natin to. Kakamayin ko na lang po. Butas, kamay, yan. Sara. Kunin natin siya. Tandaan lang po kasi nagkakabulbul na sila yung mga ugat nila. Para madaling makuha yung pwede natin sasaw dito. Sasaw natin yan. Pwede na. Sa isa. Ayan, yan lang. Sa butas, papasok natin sa butas, tapos ipan. Okay, sa butas, ipan. Ang dahil lang pong pag-transplant. Handa. Itong lettuce na po ito, ang variety na po ito ay Beyond Green. Hindi ko lang alam kung leggy ito, talagang ganito lang talaga siya. Yan.
Ayan, papasok nyo lang po yung ugat sa butas. Tapos, takpan. Ganun lang po kasimple. Yan po. Guys, ha, kapag magtatanim po tayo ng ano, ganitong klaseng ang pagkunla natin, siguro mas mainam ang pagkakuha nyo po dito, isasaso po natin dito sa tubig para matanggal yung ibang mga kukupit na nasa ano, nasa ugat niya, saka para madaling matanggal, mapaghiwalay sa isa't isa yung ating mga kunla. Yan po guys, sa wakas natapos din po ako. Kung mapapansin nyo, kakatransplant ko pa lang, nilagay ko agad dito sa PVC. Actually, merong tinatawag na stage na hardening o pagpapatibay ng ating mga bagong transplant. Bali, wala na kasi akong space na paglalagyan ng ano, ng hardening, ng para ma-hardening natin yung ating mga punla, kaya din diretso na lang dito. Lagi nyo na lang tatandaan na kapag magtransplant kayo, huwag yung sa ano, sa umaga. Kasi pag umaga, dadaan yung tanghali, sobrang init ng araw. Bali, baka malanta yung mga pananim natin. Kaya ang ginawa ko, at exactly 3 o'clock p.m., tsaka ako nag-transplant. Tsaka yun, hindi ko na hinardening siya. Dinirekta ko na siya dito sa ating mga PVC pipe para dadaan yung gabi, hindi siya masikat ng araw, tsaka makakabawi na ng kahit konti yung kanyang mga roots. Opo. Yan po. Ating mga tanim. Ito pong naunang 2 pipe na yan, kung makita nyo. Bali, nung isang araw ko pa ito na-transplant. Kaya medyo ano na siya, tayong-tayo na yung ano niya, lettuce niya, yung punla niya. Oh, medyo lagging eh. Pero sana kahit pa paano makarbis din, kahit down. Down lang naman ang kailangan namin dito. Hindi naman po yung stem. Okay po. Medyo hapon na. Marami pa akong gagawin. Yan po guys, sana po kahit papano may naintindihan kayo sa video ko. At saka sa mga bago pa lang po dyan, please lang naman po tulungan pa, hingi po ng kahit konting suporta sa inyo para i-subscribe ang aking YouTube channel. Pakihit na rin po yung notification bell, at saka pakilike, pakishare na rin po ng video na ito. Comment lang po kayo sa mga pamamaraan ng pag-hydroponic lettuce na gusto nyong maintindihan at makuha. Hanggang sa muli po, ito po si Kamando nagsasabi sa inyong kaagri ka.